Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng The Broken Marriage Vow, bumigay na. Bumigay na si Charlie matapos ang mahabang pagpapakindat at pagliligawan sa pamamagitan ng tingin, ay bumigay na nga si Charlie sa kanyang natitipuang babae sapagkat hindi nagtagal ay kasama na nga rin nila ito sa mesa. Napansin ni David ang paglalandian ng dalawa kaya naman nagpaalam na nga ito. Sinabi ni David na kailangan na nga raw niyang umuwi sapagkat marami pa daw siyang kailangan trabahuin sa opisina. Nag-alok si David na siya ang magbabayad ng kanilang mga nainom. Ngunit ayon naman kay Charlie, siya na nga raw ang bahala. Bago pa man tuloy ang umalis, ay nag-shake hands pa ang dalawa. "It was nice meeting you, David," wika ni Jasmine. "Nice meeting you too," sagot naman ang isa. Sabay tinapik ni David itong si Charlie at sinabi niya, "Ikaw nang bahala dyan ha." Labis ang galak ngayon ni Charlie, habang itong si Jasmine ay sumagot din, "I got him." "You got him?" Natatawang sagot ni David. Gupaman tuluyang makalayo, ay muli ulit nilingon ni David ang dalawa at masayang masaya ito sa kanyang nakikita. Tila kakaiba ang tingin ni David. Posible kayang matagal nang kakilala ni David itong si Jasmine at ginamit niya lamang ito na pain laban kay Charlie. Sa kabilang dako, tila hindi naman komportable itong si Dr. Jill na halos katabi lamang niya itong si Gabby kasama ang date nito. Kaya naman nagpaalam ito kay Diane at sinabing lalabas daw muna siya ng bar. Pero hindi naman siya nakaligtas sa atensyon ni Gabby. Nagpaalam ito ng isang minuto sa kanyang kadate at agad na sinundan si Doktora. Humingi ng sorry si Gabby kay Doktora Jill dahil baka nakadagdag pangaraw siya sa issue nilang dalawang mag-ina. Naikwento kasi sa kanya ni Max na napag-awayan nga raw siya ng mga ito bago pa man tuluyang umalis si Gio sa poder ni Jill. Sagot naman ni Jill, marami pang ibang dahilan. Ngunit ayon naman kay Gabby, kung sakaling kailanganin man daw ng tulong ni Jill, ay tawagan lamang daw siya nito. Sagot naman ni Doktora, si Gio lamang ang kailangan ko. Sa kanya iniwan agad si Sir Gabby. Nababatid ni Gabby na tila wala siyang pag-asa kay Doktora, pero hindi nito tinitigilan ang paglapit sa kanya. Posible kayang patay na patay talaga siya kay Jill at hinihintay niya lamang na ma-inlove ito sa kanya? Sa inyong opinyon, posible kaya na magkaroon din ng relasyon ng dalawa pagdating ng panahon? Yan ang mga eksena ng ating aabangan sa mga susunod na tagpo. Dito na nga po nagtatapos ang ating part 6. Subaybayan lamang ang part 7 na nasa comment section. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.